Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya ay mabuti, pinagyaman niya ng lusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinakda mong ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa kapwa-tao. Ipagkaloob mong sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Hawak ng Panginoon ang isip ng isang hari at maibabaling niya ito kung saan igawi. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit ang Panginoon lamang ang nakasasaliksik sa puso. Ang paggawa ng matuwid at kalugod-lugod ay higit na kasiyasya sa Panginoon kaysa mga handog. Ang masama ay alipin ng kapalaluan. Ang ganitong ugali ay kasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinakikinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kinahihitnan. Ang pagkakamalang salapi dahil sa kalayaan ay maghahatid sa magandang sa maagang kamatayan. Ang isip ng masamay laging sa kalikuan. Kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang nalilibak at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kaalaman.
Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. Kaya siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa hibik ng mahirap, darating din balang araw, ngunit walang lilingap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ay gawin araw-araw. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Ang lingkod mo ay turuang sumunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Ang pasya ko sa sarili, ako'y maging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong puso't iingatan, susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Lagi akong tatalima sa bigay mong kautusan. Susundin ko ang utos mo habang ako'y nabubuhay. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. May nagsabi sa kaniya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ang sakong ina at mga kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Para po sa ating mga Pilipino, napakahalaga po ng salitang pamilya. Lahat tayo ay nais mabuhay sa isang buo at kumpletong pamilya. Hindi lamang iyon, lahat sa atin naghahangad na sa loob ng isang pamilya ay naroroon ang pagmamahalan, pagbibigayan at pagtutulungan. Sa araw na ito, mas pinalalim ni Jesus Nazareno ang salitang pamilya. Maliwanag nating narinig ang mga salitang sinabi sa atin sa Ebanghelyo. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito ay ang siyakong ina at mga kapatid. Alam po ninyo, sa pamamagitan ng ating binyag, tayo po ay naging anak ng Diyos Ama. At kung tayo ay mga anak ng Diyos, nangangahulugan naman na si Kristo, ang Jesus Nazareno, ay ang ating kapatid, sapagkat siya ang bugtong na anak ng Diyos Ama. Hindi lamang iyon, nung tayo ay bininyagan, tayo ay nakibahagi din sa kanyang pagiging hari, propeta at pari. Kaya noon din, tinawag tayong mga Kristiyano, mga alagad ni Kristo. Si Kristo ay ang ating kuya, kapatid, hari at tagapagligtas sa simpleng paraan at sa simpleng salita. Sa pamamagitan ng binyag, tayo po ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Subalit hindi po natatapos ang pagiging Kristiyano sa salita lamang. Nararapat tayong maging isang tunay na Kristiyano sa pamamagitan ng kilos at gawa, sa paraan ng ating pamumuhay at kung paano natin isinasabuhay ang bawat kalooban ng Diyos. Nakalulungkot pong isipin na marami sa atin ang pinagmamalaki ang kanilang pagiging Kristiyano, subalit taliwas naman ang kanilang kinikilos. Marami ang proud maging Katoliko, pero sila naman ang pinagmumula ng gulo, pagkakahati-hati at pagkakawatak-watak. Maraming proud maging Katoliko, subalit sila naman ang pinagmumulan ng korupsyon at hindi maayos na pamamalakad. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang tunay na pagiging kapatid ni Kristo ay hindi nakasalalay sa basta-basta pakikinig lamang ng salita ng Diyos. Subalit nararapat lamang na kung anuman ang ating narinig, atin itong isinasapuso at ang lahat ng ating mga natutunan ay ating isinasabuhay. Ang pagsasabuhay ay nangangahulugang nakikita sa ating kilos at gawa ang tunay na diwa ng Ebanghelyo. Makahalaga po na nakaugat tayo sa pag-asa ni Kristo, sa pananampalatayang hindi agad-agad natitinag at pagmamahal na marunong mag-alay ng sariling buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat.
Mga kapatid, ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang kanyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kanyang pangaral. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang simbahan naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwi nang hanapin ang kalooban ng Diyos, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Atin nawang palalimin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapasanan at iyong mga kapuspalad, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa amin buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ating nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay sa salita ng Diyos, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Ang mga yumao naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan, manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain. Naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Maging ganap nawa sa aming buhay ang iyong kalooban o Panginoon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maayawin mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang ipinapahayag namin nang may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawak kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo,
Kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. Isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
huwag kang magtago sa bawat sulok ng mundo. Lingkod mo'y hanap sa iyo. Tawag mo'y iyong pakinggan, lingapin mo at announcement for parish-wide monthly formation. Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation mamaya, September 24, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Shrine is a Place Where We Receive Mercy. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Miss Cherry Pie Picache. Makiisa po tayo. Muling inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga depotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 25 to 50 at hindi ka salukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization, iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito, pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisyatibo na makakatulong sa inyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana, Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siya nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
sinasamba ka namin, pinipinuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus kong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.